New Zealand. So makikita yung view ngayon guys. Hello guys, good evening, good afternoon, or good morning, o kung araw mo man pinapanood tong video na to. Happy day sa'yo. So ako nga po pala si Jelord Rodriguez, at isa na namang magandang topic ngayon about sa engine speed, kasi marami mga estudyante na nagtatanong kung ano yung magandang formula na gagamitin sa engine speed, kung yung tinatawag nila na meron daw 18.52 meter na divisor o merong 60-80 feet na divisor. So ika-clarify ko lang kung ano yung pinagkaiba ng dalawa, kahit na same lang sila ng sagot. So ito yung unang formula na tinatawag nating English system. So ito yung English system. So meron siyang engine speed times RPM times propeller pitch times 60 divide 60-80 feet. So yung RPM natin is 135, then yung propeller pitch natin is 12.5 feet. So kukumpute natin siya gamit yung English system. So meron siyang 135 times 12.5 feet times 60 divide 60-80 feet. So ang sagot niyan is 135 times 12.5 times 60 divide 60-80 feet, meron kang 16.65 knots. So meron kang 16.65 knots. So ngayon, ang next is metric system, kung saan yung ginagamit na 18.52. Kasi maraming naguguluhan. So ngayon, ito ang formula, same pa rin, RPM times propeller pitch. Propeller pitch times 60 divide 18.52 meter. Same lang sila pero yung divisor niya is 18.52. So ang gagamitin na naman is 135. So ang gagamitin mo na sa propeller pitch, hindi na ito. Ito pa rin siya pero i-convert mo siya sa meter. So in 1 meter, in 1 meter meron kang 3.27 feet. Cancel. Then 12.5 times 1 divide 3.27 feet is equals 3.82 meter. So ito yung gagamitin mo dito sa metric system, 3.82 meter times 60 divide 18.52 meter. So ngayon yung sagot is 135 times 3.82 times 60 divide 18.52, meron kang 16.70 knots. So halos same lang sila ng sagot. Kaya kahit saan yung gagamitin nyo, English system or metric system, ganun pa rin yung sagot, 16.70, 16.65. meron lang siyang 0.05 na difference. Pero kung i-round off mo ito, 16.7, parehas na rin. So ayun guys, I hope na natutunan nyo yung mga natutunan, naiintindihan nyo yung explain ko ngayon. Although mahirap kasi wala tayong stand nitong whiteboard natin. Then may dagdag pa pala akong question guys. May dagdag pa palang nagtanong sa akin kung ano daw yung pitch
constant at saka propeller pitch. So yung propeller pitch, ito na yung kanina, yung 12.5. Kasi meron kasi minsan sa barko, makikita mo, pitch constant. Maraming nagkakamali doon. Akala nila yung pitch constant, yun na yung propeller pitch. Pero sa totoo lang, mali po yun. Yung propeller pitch po, yun po yung makikita nyo sa sea trial, makikita nyo doon sa sea trial ng barko, yun yung propeller pitch, then yung pitch constant, actually yung pitch constant, iba-iba din yan sa kada barko. So, paano kukunin yung pitch constant? Napakadali lang po, ito po yung pagkuha ng pitch constant. Yung pitch constant naman, pagkuha ng pitch constant is, ito, itong binilugan ko, yan lang yung formula ng pitch constant. Propeller pitch times 60 divide 60/80. Same lang po kahit dito po sa metric system at saka English system. Same lang po sila. So, patunayan ko sa inyo na parehas lang. So, yung propeller pitch natin sa English system. Sa English, yung propeller pitch natin is 12.5 feet times 60 divide 60/80. So, 12.5 times 60 divide 60/80 is equals to 0.12335. Then sa metric system is equals to 3.82 times 60 divide 18.52 equals to 3.82 times 60 divide 18.52. Meron ka ring 0.1237. So, ito na rin yung gagamitin mo na pitch constant. Ito yung natin lang tinatawag na pitch constant. Hindi lang, kaya tinawag siyang pitch constant kasi lagi na itong constant sa barko. Kaya, parang hindi ka na mag-compute ng 3.82 times 60 divide 18.52. Kaya, ginawa nila lagi, pag may RPM ka na 135 times pitch constant na yung ginagamit. Pitch constant para 135 times ito times 0.12335. Ang answer is 16.65 knots. So, I hope naintindihan nyo guys kung bakit may tinatawag silang pitch constant at saka may tinatawag din silang propeller pitch. Yung propeller pitch, nakukuha yan doon sa specification ng barko or sa kung ano minsan nakalagay yun siya sa harap ng logbook, sa first page ng logbook, engine logbook. Then itong pitch constant, yung pitch constant makikita mo na lang yan, minsan piniprint nila, nilalagay lang nila sa tabi para kung magcompute sila, kukunin lang nila yung RPM tapos pitch constant agad. Kasi nga yung pitch constant yun din yung itong propeller pitch times 60 divide 60/80. So, I hope naintindihan nyo guys kung paano kinuha yung pitch constant. And I hope din na naintindihan nyo na yung pinagkaiba kung bakit same lang ng answer o same lang ng sagot yung metric ton at saka English system. So, by the guys, bye-bye na at ako ay matutulog na dahil puyat na puyat. So, sa susunod, hanggang sa muli. Kung gusto nyo mag-comment, comment it down below kung ano yung mga suggestion nyo, kung ano yung mga natutunan nyo. Kung meron kayong mga gustong itanong or pa-shoutouts, comment nyo lang guys. And see you. Thank you very much. Bye-bye.